Magandang araw po. Ang topic natin, paano malulunasan o maaalis itong mga sakit na pinoproblema natin, di ba? High blood, diabetes, cholesterol, at stress. Papaliwanag ko sa inyo maigi, ha? Nung isang araw lang, nag-lecture kami ni Doc Lisa at nag-medical mission dito sa Alaminos, Laguna. Ang daming mga tao, siguro mga 500 na pasyente nandun. Nung nagle-lecture kami doon sa Alaminos, tinanong ko lahat sila, ilan po sa inyo may high blood? Sabi ko, ang dami nagtaas ng kamay, siguro mga 40% may high blood. Sabi ko, ilan ang may diabetes? Ang dami din ang taas ng kamay, mga 40%. 4 sa 10. Tinanong ko, ilan ang masakit ng kamay o masakit ang tuhod? Halos 80% ng taas ng kamay. Bandang ulit, tinanong ko, ilan sa inyo walang pera pambili ng gamot? 100%, lahat nagtaas ng kamay. Nagkagulo nga doon, lahat nagtaas ng kamay. So nakita natin, napakalaki talaga ng problema ng sakit, itong mga sakit, chronic diseases sa bayan natin, at marami sa kanila nga, kulang ang pera pambili ng gamot. Kaya ang tips natin ngayon, paano natin maaalis, malulunasan itong mga sakit. Dati, tinuturo ko sa inyo paano makontrol, di ba? Ito kasi kadalasang mali ng mga kababayan natin. Kadalasan ng kababayan natin, iniisip, minsan mayayaman, ganito rin. Yung may high blood siya, may diabetes, di ba? Sasabihin nila, oh, Doc, pahingin ng gamot. Tama yon, binigyan natin ng gamot sa high blood, sa diabetes. Kaya lang, pag ininom nila yung gamot nila sa high blood, diabetes, balik na sila doon sa dating bisyo nila, 'di ba? Tuloy pa rin yung kain sa labas, tuloy pa rin yung mga mamantikang pagkain, 'di ba? Puro inom pa rin ng mga juice, matatamis, soft drink. So, baliwala. I mean, nakokontrol nga nung gamot yung high blood diabetes, pero hindi talaga gumagaling. Paano balik lang sila doon sa dating gawi eh? Kaya ayon sa pag-aaral, ito bagong pag-iisip to. Kung mild lang ang sakit mo, ibig sabihin, nag-uumpisa pa lang ang diabetes mo, hindi man ganun kataas. Mga 140, 150. Yung high blood mo, hindi rin ganun kataas. Mga dapat 140 over 90 lang. Let's say high blood mo, hanggang mga 150 over 100. O minsan 160 over 100. Makukuha pa natin yan. Pwede pang malunasan, maalis yan. Yung ganyang kabababa. So pag mild pa lang yung sakit, may lunas. Bibigay ko yung 8 tips para malunasan to. At yung mga wala pang sakit, may lahi lang tayo. Let's say, lahi natin sa magulang, yung tatay natin, let's say, nagkasakit sa puso, na heart attack ng batang edad, 50 years old, 45 years old. Para hindi tayo matulad sa kanya, para hindi tayo matulad sa magulang natin, para mas humaba yung buhay natin dun sa magulang natin, ito mga babaguhin natin. Kasi kung wala tayong gagawin, kung ano mangyayari sa magulang, syempre nasa dugo yan eh, lahi-lahi, pwede makuha ng anak. Okay? So itong gagawin nating 8 tips sa mild, wala pang sakit, 'di ba? Pero kahit malala ang sakit nyo, sundin pa rin natin 'to, pwede pa rin 'to. Oh, 8 tips ha. Number 1. Simple lang, tubig ang iinumin. Tubig lang, hindi lang tubig, tubig lang. Anong sabihin ng tubig lang? Tubig, mga 8 to 10 glasses ang iniinom ko araw-araw eh. Actually, ako mga 3 litro na iinom ko eh. 3 litro. So, tubig ang iniinom ko. Hindi juice ang iniinom ko. Alam ko, iba mahilig sa juice. Ang juice kasi may halo ng asukal yun eh. Kalaban natin yung asukal, di ba? Di ba? May mataas na nga blood sugar nyo, asukal pa sa juice. Soft drinks. Isang soft drinks, di ba? 7 kutsaritang asukal. Yung mga matatamis, kakanin, asukal din yan eh. So, pagdating sa inumin, tubig lang. Kung pwede nga, itakwil mo ng soft drinks, takwil mo na yung mga juice, prutas na lang, at pipiliin natin yung prutas na kakainin. So, pag tubig lang iinumin mo, 8 to 10 glasses, maraming sakit matatanggal. Ano maaalis? Yung iba nga, overweight eh. Sabi niya, Doc, hindi ako kumakain ng kanin, konti lang, ba't ako tumataba? Eh, lakas mo naman mag-juice. Diba? Ayaw daw niya lasa ng tubig. Galit daw siya sa lasa ng tubig. Walang lasa.
Eh, walang lasa, lagyan mo na lang ng lemon o calamansi, di ba? Lemon, calamansi, water, walang kaso. So, tubig lang, pwedeng bumaba ang blood sugar nyo. Okay? Tubig, may tulong sa UTI, sa kidney mo, hindi masisira. Kaya nasisira ang kidneys natin, walang tubig, nadidehydrate, natutuyuan, parang halaman. Subukan mo halaman, huwag mo diligan. Di ba? Tao, pwede hindi kumain 40 days, buhay pa. Pero pag wala kayong iinuming tubig, 3 days lang, patay na. So, tubig talaga number one. Yan ang ginawa nga ni Jesus noon, di ba? Fasting. Pero may water. So, tubig, may tulong din ang tubig sa ulcer, nangangasim. So, 8 to 10 glasses. Ha? Kailan iinom? Sa umaga. Ako, pagising ko sa umaga, inom agad ako sa baso kasi alam niyo naman, buong gabi, natulog ka, hindi ka uminom ng tubig. Pag-ihi mo sa umaga, kita niyo naman, di ba? Madilaw, di ba? Madilaw, mapanghi, mabula. Ay, kailangan hahabulin mo na ng tubig. Sabihin, dehydrated ka na. Kaysa magbuo-buo yung kidney stone ninyo, mamaya, pati yung gallbladder stone, kidney stone, nagbuo-buo, nagkaka-UTI na, hindi uminom ng tubig, yun ang gagawin natin. Inom ng tubig. So, 8 to 10 glasses, halos sa lahat ng tao. Anong klase ng tubig? Malamig, maligamgam. Kung may problema sa tiyan, maligamgam. Ako, warm water, medyo mainit, pwede rin. Ako, hindi, maligamgam na lang. Kasi, ang malamig na tubig, lalo na sa aming may masakit ang tiyan, irritable bowel, pag sobrang lamig, kukulo yung tiyan mo eh. Yung muscle sa tiyan, mag-i-spasm. So, pwede kalahating malamig, kalahating maligamgam para hindi ganun kalamig. Sino lang ang hindi pwede uminom ng tubig? Okay? Ang magbabawas lang ng tubig, yung may heart failure. Bihira lang to yung mahina ang puso, 2D echo, mahina yung ejection fraction, mga 30%, manas na yung paa, may tubig sa baga, yung magdadialysis na, talagang yung papunta na, stage 5 kidney failure, hindi na umiihi, di ba? Yan, yung kidney failure, yun ang hindi na pwede uminom ng tubig. Pero para nga umiwas sa kidney disease, di ba? Ang turo ko sa inyo, kailangan maraming tubig ang iinumin. Yung iba, sasabihin ninyo, I'm sure ilagay nyo, post nyo po, comment nyo, ilang basong iniinom tubig nyo araw-araw? Karamihan ng kababaihan, 3 glasses a day lang. Di ba? Tatlong baso lang iniinom nyo. Di ba? Huli ko yun eh. Hindi ko kayo nakikita, pero alam ko na, tatlong baso, apat. Eh, Doc, ayaw daw niya uminom, sabi nung isa, kasi ihi daw siya ng ihi. Naiinis siya pang ihi siya ng ihi, so ayaw niya uminom. Dapat nga po, papasalamat tayo sa Diyos na umiihi tayo. Every time pumunta ka sa banyo, lumabas yung ihi, mag-pray tayo, praise the Lord. Diba? Sabi nga ni Dr. Richard Mata sa dengue, turo niya, ang ihi ng ihi ay wagi. Alam mo bakit? Yung tatay ko dati nagkasakit bago siya namatay. Tinawag ako nang bago siya namatay. 8 hours hindi umihi yung tatay ko. Wala na. Nung hindi na siya umihi 8 hours, wala na. Nahilo na ako. Napaiyak na tayo nun. Napaiyak na tayo na pag di na umihi. Anong yung sabihin di umihi 8 hours? Kidney failure, dialysis na. Diba? Wala na. Tapos na. Sira na kidney eh. Diba? Nasira na eh. Diba? So, pasalamat kayo. Ihi kayo ng ihi. Parang nagpa-flush ka, diba? Kaya nga nagpa-flush ng toilet, diba? Flush ka ng flush. Flush ng flush. So, inom ka na inom. Labas ng ihi. Masaya kayo. Ininom mo malinis na tubig. Paglabas ng ihi, yun yung mapanghi. May urea, may mga... Kaya nga maganda eh. Naaalis nga yung dumi. Diba? Kaya nga kayo walis ng walis. So, huwag magre-reklamo ng ihi. Hanap na lang tayo ng CR. Okay? Tubig, number one. So, walo to. Number two, diet. May special diet na makakalunas sa mga high blood, diabetes, cholesterol, stress. Anong diet? Unang-una, very simple lang. Yung dami ng kanin, mas babawasan. Kung tatlong platong kanin, siguro mga dalawang plato na lang. O dalawang plato, gawin mo 1.5. Ang dadamihan natin, yung gulay talaga. Alam ko, mahal ang gulay ngayon. Pero pumunta kami ni Doc Lisa sa palengke, mas mura pa yung talong. Pwede pa. Mahal, pero siya pinakamura. Talong, kangkong,
yung mga mura natin, pwede nyo kainin. Kanina kinain ko okra. Okay, steam okra. So, ang gulay kasi, pag pinadamihan mo ang gulay, alam nyo, lunas siya sa diabetes. Bakit lunas sa diabetes? Ang gulay kasi, mababa ang glycemic index. Ano ibig sabihin? Pag uminom ka na matamis, yung blood sugar mo, tataas na yan. Maglalabas na ng insulin yung pancreas mo, yung lapay. Diba? So, kain ka ng kain ng kanin, hirap na hirap yung pancreas mo, yung lapay. Sabi niya, gagawa na naman ako ng insulin. Ang tigas ng ulo nitong may-ari nitong katawan na to. Ang daming kinain. So, labas siya ng labas ng insulin. Eh, kayo, kain kayo na kain ng matatamis, ang daming kanin. Eh, bad na huli, sabi ng pancreas ninyo, ayoko na. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi na ako gagawa ng insulin. Diba? Napagod na siya eh. So, nasira yung pancreas. Hindi na gumawa ng insulin. Kaya nagka-diabetes. Yun ang cause. Diba? So, anong gagawin? Yung gulay. Pag gulay kasi kinain nyo, nakita nyo yung gulay, di ba? Hindi siya matamis. Di ba? Tsaka yung gulay, ang tigas, ang daming fiber, di ba? Hirap kainin yung gulay, di ba? Lalo na yung pechay. Di ba? Pechay, di ba? Pag kinain mo yon, kahit isang bowl kainin mo ng pechay, ang bagal lang pagpasok sa katawan. Yung blood sugar mo, hindi tataas. Hindi tataas. Maganda ang pagdumi. At proven na yan. Ang mga vegetarian, mahaba buhay, abot ng 100 years old. Diba? Yung mga gulay lang, yung mga ninuno natin, gulay lang, 100 years old. Kung may reklamo kayo sa pesticides, di hugasan natin. Diba? Hugasan. Lagyan mo ng suka, kalating baso, hugasan. Lagyan ng konting asin, ibabad, hugasan, i-brush yung labas. Diba? Pero yung gulay mismo ang masustansya. Ay gusto nyo nga karne, hindi. Yung karne mismo ang problema natin, yung meat eh. Ang meat kasi walang fiber. Ang meat walang fiber. Kumain ka ng maraming pork chop, nagdudurog-durog lang yon sa tiyan mo. Kaya ang dumi mo hindi maganda. Pero pag ang gulay, eh swak na swak ang pagdumi. Yan ang kailangan natin, di ba? So, diet, gulay number one. At sa mga may high blood, may tinatawag tayong DASH. Alam to ng mga doktor eh. Dietary approach to stop hypertension. And ano tong DASH diet? Proven to, 11 points bababa ang blood pressure nyo. Kung blood pressure nyo 150-100, magiging 140/90 lang. Susundin mo lang tong DASH, di ba? So, hindi tunay puro gamot lang ang gusto ng doktor. Lalo na ako, ayoko puro gamot. Gusto ko konting-konti lang ang gamot mo, o pwede walang gamot, o half dose lang, pero masipag sa diet. So, prutas, gulay, whole grains, ito yung mga brown rice, wheat bread, low-fat dairy, isda, mani, okay din. Tapos lahat ng mga sa supermarket kasi lahat na nang bibili, hirap eh. Hirap na mapagkain natin. Sample lang yung mga nasa plastic, nasa bote, eh, processed foods eh. Di ba? Ngayon, meron ako kinakain diyang special chicheria. Tiningnan ko, nakasulat. Hindi ko nasasabihin yung brand, baka magalit yung brand. Eh. Special chicheria. Sabi ng chicheria, all vegetable. Okay daw. No trans fat. Okay daw, di ba? No pork, no trans fat, vegetable flour. Di ba? Pwedeng kainin. Kinain ko dalawang piraso. Sobrang alat. Grabe. Sobrang alat. Patay tayo doon. Patay tayo doon sa high blood. Nakasulat, no vegetable lang, no meat, low trans fat, mababa cholesterol. Sobra namang asin. Tinatad ng asin, betchin, wala na. Diba? Alam nyo na yon. Bagay sa beer. Yun ang, ayan ang binili na anak ko. So, huwag kayong maniniwala sa ganung mga pa-style kasi hindi siya healthy. Diyan ka magkaka-high blood sa high salt na mga chicheria. Ang low salt, kailangan natin, konti lang ang salt na kailangan natin eh. Ang Pilipino, ang average, pinag-aralan to ng FNRI, 4 times yung alat natin. Kung ang alat natin dapat ano lang, 2 grams a day, kinakain natin 8 grams a day. 8 grams a day. Isa pang problema sa alat, ay mga tuyo, daing, konting bawas, konting ingat ha. Tuyo, daing, maaalat na isda.
yung fresh na lang na isda. Kasi yung masyadong tuyo at mga daing, ayon kay Dr. Meredith Garcia, magaling na cancer specialist, kasama yan sa mga tinuturuan natin na gumawa ng mga post dito sa Facebook, nakakakos ng gastric cancer. Hindi lahat magkaka-cancer sa tiyan, pero may pag-aaral na sa sobrang alat ng mga dried fish, na sobrang alat, naiirita yung tiyan eh. Kaya mas mataas yung chance ng cancer. So, iwas na lang tayo konti. Hindi ko sinabi huwag kumain, konting bawas lang. Ito po, pinakamaganda, tanggal ang sakit nyo dito. Pero walang sumusunod dito eh. Simple lang, magbawas ng timbang. Kasama pa to sa diet, lose some weight. Alam nyo ba, may isang pag-aaral ah. Kalahati ng tao nagpapayat. Kalahati ng tao uminom ng gamot sa diabetes. Uminom siya ng gamot sa diabetes. Pareho sila may diabetes eh. Sino mas gumaling? Okay. Mas gumaling ba yung uminom ng gamot pero mataba pa rin? O yung hindi uminom ng gamot pero nagpapayat ng 7% reduction lang to? 10 pounds lang to? Nakita nila, ayon dito sa medical study, 7% lang, 10 pounds lang mawawala sa inyo, lalo na kung overweight, mas gumaling ang diabetes. Mas bumaba ang blood sugar kung pumayat lang. Hindi lang ang blood sugar, blood pressure bababa. Cholesterol nyo, kalimutan nyo na yung mga gamot nyo. Yung mga simvastatin, atorvastatin, ang mahal-mahal pa. Magpapayat muna kayo. Papayat kayo 10 pounds, pacheck nyo ulit yung cholesterol nyo. Magugulat kayo, pasado lahat. Lahat ng mga asterisk mawawala. At hindi lang yan, pati arthritis nyo mawawala. Bakit mawawala? Anong cause ng arthritis? Timbang eh. Diba? Ang bigat ng tiyan natin, ang bigat ng katawan natin, kaya hirap na hirap ang tuhod, sisira ang tuhod dahil sa bigat. Diba? Na-overload ang kotse natin, kaya nasira. So, lose some weight, low salt, at ito pa. Sinabi ko na, yung mga toyo, patis, mahilig ako sa patis, pero konting-konti lang. Ha? Hindi yung patis sa buong plato. O sino, di ba? Alam ko, gawain niya mga bata eh. Buong plato may patis eh. Ngayon, kung may patis man ako, konting-konti, yung pinakakarni na lang or yung isda na lang, yun na lang papatakan mo konti para lang may lasa. May isang diet na ingredient, may tulong eh. Maraming pag-aaral to. Ito yung suka. Sa lahat, pipili ka na rin ng sausawan ang pinakamaganda, suka. Bakit suka? Laging suka ako eh. Sukang puti, suka na dilaw. Ang suka, ang dami na pag-aaral, nakababa ng blood sugar. Yan ang pinagsasahog ko sa salad, sa gulay, sa isda. Laging suka. Sanayan ng ano. Yung mga ininom ang suka eh. Nakababa ng blood sugar. Yung glycemic index mas mababa, good for insulin sensitivity, mas gumagana ulit yung pancreas natin. Gaano karami? Mga 2 kutsaritang suka. Ako hindi lang 2 kutsarita ang nakakain, siguro mga ako mga 3 kutsarita, lalo na pag may salad ko, suka din eh. Okay, sabayan nyo lang ng tubig para hindi, di ba, yung iba kasi nagiging acidic eh. Pero suka pa rin maganda. Halos walang calories yan, pampapayat. Okay? So, panghalo sa pagkain yung suka, hindi ko naman sinabi, inumin nyo yung buong apple cider o yung sukang o datu puti, di ba? Halo nyo sa pagkain para okay. Number 3, so 1, 2 big, 2 diet. Number 3, fiber intake kailangan mataas. Di ba? Sinabi ko, mga gulay, mataas sa fiber. Ako, uminom ako ng fiber supplement eh. Yan ang binigay sa akin nung magaling na surgeon, si Dr. Ramon Estrada. Siyempre, meron tayong konting almoranas. Fiber. Pag kulang ka sa gulay, may fiber supplement. Pero konti lang iniinom ko, half tablet lang. Pero kung malakas ako sa gulay, okay na yon. Kahit di na kayo mag-fiber supplement. Vegetable, yung mga, kahit mga munggo, favorite ko yan. Legumes, mani, sari-saring okra ang ma-fiber, okra, kangkong, sobrang ma-fiber ang kangkong, di ba? Ang palaya, mataas din sa fiber, patatas, pwede rin. So, high fiber intake, pag mataas ang fiber ng gulay mo, bababa ang cholesterol mo. Bababa. Tsaka ang ganda ng pagdumi.
maganda ang pagdumi. Okay? Number 4, pampababa ng blood sugar, pampaalis ng stress. Alam mo na ano yung number 4? Exercise lang, galaw-galaw, 'di ba? Mataas ang sugar mo, paano natin ibababa? 'Di magpawis ka, magpagod ka. Pag nagpagod ka, ay gagamitin ng katawan mo yung sugar. Pag ginamit ng katawan mo yung sugar para sa muscles, 'di bababa na yung blood sugar nyo, 'di ba? Ganun ka simple. Anong klaseng exercise? Akyat babala na hagdanan, pwede na. Lakad-lakad lang, 'di ba? Trabaho sa bahay. Ako everyday nilalakad ko mga 2 to 3 kilometers. Hindi naman malayo, pero 2 to 3 kilometers. So pag maglalakad-lakad, hindi ko sinabi mag-gym, ha? Mahal ang mag-gym eh. Sa gym, actually, to be honest, ha, hindi ko nire-recommend na kung may pera kayo, mag-gym kayo. Mababait yung mga gym instructor, mga follower ko, pero hindi ako hot sa kettlebell eh. Marami ako nakitang na nagka-back pain sa kettlebell, sobrang bigat. Pwede na yung ordinary exercise, mag-jogging, mag-treadmill, yung normal weights. Huwag masyado yung mga mahihirap na exercise na baka hindi kayanin ng katawan. So, pag nag-exercise kayo lagi, naglalakad-lakad, hindi lang bababa blood sugar mo, mababawasan yung stress mo. Sarap maglakad eh, ha? Nakakabawas ng stress. Pag naglalakad, alam mo para saan po yung pampatalino ang lakad. Magtataka kayo, paano tatalino? May pag-aaral po yan. In-examine nila yung utak. Yung utak, parang PET scan. PET scan, nakaupo, tapos in-scan yung utak, pinalakad lang. Gumanda na yung daloy ng dugo sa utak. Napuno ng dugo yung utak, kakalakad, kaya mas gumagana yung utak natin. Eh, ha? So, sa mga ayaw pumasok, hindi mababa ang grade sa school, ha? Yung mga bata, patakbo-takbuhin mo para gumana yung utak. At ang pinakamaganda sa exercise like walking, dancing, swimming. Ang maganda po sa exercise, alam niyo po ano? Pampalakas ng buto. Oh, hindi niyo lalakas ang buto ko sa kakalakad. Yung buto kasi natin, ganito po explanation yan eh. Ang buto natin, let's say ito yung buto ng paa. So, let's say ito yung buto. Pag yung buto hindi mo ginagamit, humihina siya. Hindi siya lumalakas. Hindi siya nag-grow yung buto. Eh. Pero pag yung buto, lagi mo tinatagtag. Huwag naman sobrang tagtag yung 10 kilometro. Yung talagang lakad, yung laging tinatagtag yung mga bones, yung mga joints, mas tumitigas siya. Mas tumitigas ang buto pag laging may gravity, laging may bigat. Yung mga tao sa space, pupunta sa buwan, sa moon, di ba? Walang gravity doon. Pagbalik nila, kita mo, hindi sila makatayo, hindi sila makalakad. Mahina ang muscle, mahina ang buto, lahat. Paano? Walang weight eh. So yung gravity, kailangan mo yun, lakad-lakad, matagtag yung buto, mas titigas ang buto. Mas titigas ang buto at good for the muscles ang paglalakad. Okay? Baba pa blood sugar. Number 5, stress talaga babawasan natin. Kasi, ang stress kasi nasa utak lang yan eh. Lahat nasa utak eh. Kung ano pinapasok mo sa utak mo, yun din mararamdaman ng puso mo. Let's say, ipasok mo sa utak mo puro patayan. Diba? Marami tayo dyan nakikita sa Facebook, sa YouTube. Diba? Video, content, do not watch for violence. Diba? Lagi mong pa-press, may pinatay, may nabangga. May lumabas yung bituka, kaya naputol yung paa. Diba? Kinakwento ko pa lang, stress na tayo, diba? Diba? Stress na eh. Nararamdaman mo na, nakakabog ka na eh. Diba? Pero kung ipapasok mo sa utak yung mga Bible quotes, yung mga gandang bagay, magagandang lugar, diba? Mga inspirational na stories, diba? Mababawasan yung stress mo. Kung ano yung nagpaparelax sa'yo, yun ang iisipin mo. Kasi yung laging stress, tataas ang cortisol. Ang cortisol, mararamdaman mo yan eh. Cortisol, pag tumaas yan, magkakadiabetes na. Glucagon, tataas yan. Yan. Yan ang nakakasira sa katawan. Stress, magpapalpitasyon, bibilis ang tibok, di ba? Sasakit ang dibdib, mahihilo-hilo, mangangasim ang tiyan. Stress din yan. Bakit maasim? Kita mo, pagkausap mo ang boss mo,
Di ba, hindi ka matunawan? Sige, matunawan ka ba? Yung kinakain mo, ayaw bumaba. Bakit? Eh, hirap na hirap siya eh. Ang daming acid eh. Ang daming acid, kakaisip. So, mag-isip kayo ng pagdarasal, relaxation method, ligo, pamparelax, masahe, massage pwede, yung mga yoga, stress reduction, deep breathing, di ba? Yung tinuturo kong deep breathing, sumaturo ko ulit. Tinuro ko na dati ah, sa mga kulang sa hangin, sobrang polluted, may asthma, gagawin nyo. Lagay isang kamay, sunod po kay Doc, isang kamay sa dibdib, isang kamay sa tiyan. Paghinga natin, dapat ang lalaki, tiyan. Laki, tiyan, hinga. Okay? Hinga tayo, gusto kong malaki yung tiyan mo. Yung parang bad posture. Ayan. Hinga. Yan, palakihin ng tiyan. Okay? Yung dibdib, konti lang. Tiyan, laki. Pag huminga ka na malalim, pinapalaki ko ang tiyan ko, bumababa ang diaphragm, nag-e-expand yung baga mo. 30% more oxygen. Mas maraming oxygen papasok sa baga pag yung tiyan ang lalaki. Kasi meron tayong malaking muscle sa diaphragm. Diaphragm, bababa yan. Hihigop siya ng hangin. Yan ang technique sa may emphysema, may asthma. Okay, so pag na-control ang stress, bawas ang diabetes, bagsak ang blood pressure. Okay? Number 6, tulog. Diba? Alam niyo naman, mahirap matulog, lahat hirap sa pagtutulog. Pag kompleto ang tulog natin, okay ang puso, bawas sa stress, pati blood sugar din, bababa. Kasi kung makakatulog ka lang na masarap, pwede na. At yun na nga po. Ako hindi ako gano'n nanonood ng mga news na mga... Meron kasi mga nega lagi. Nega dito, may balitang ganito, di ba? Hindi ko naman sinabi na huwag harapin yung problema. Haharapin yung problema, pwede nyo naman isipin na yung baso nyo half full eh. Alam nyo na ba yon? Kailangan tayo laging glass half full. Ibig sabihin, isang baso mo, kalahati ang tubig na laman. Sasabihin mo ba, ay, malas ang buhay ko, kalahati lang ang tubig ko. Diba? Yung iba ganun mag-isip eh. Pero isipin natin, hindi, at least meron akong kalahating basong tubig. Diba? Wala nga akong pera, at least healthy naman ako, nakakalakad ako. Diba? O hindi nga ako mayaman, mabait naman misis ko o asawa ko sa akin. Kailangan positive tayo. Diba? Kasi pag positive ka lagi, ayon sa pag-aaral, mas mahaba ang buhay. May cancer, stage 4. Oh, sasabihin, hopeless na. Sabi ng doktor, may taning na buhay ko. Pag ganun naisipin mo, eh talaga, magkakataning yung buhay. Kaya pag ako, pag sinabihan ako ng doktor, ako nasabihan na rin ako ng doktor na, uy, baka may bukol ka dyan. Uy, baka may cancer ka dyan. Ay, alisin mo sa utak mo. Diba? Ipa-check mo, pa-blood test ka. Pag wala, isipin mo, wala. Tapos ipa-positive mo. Diba? Ayusin mo lang yung buhay mo, itong mga tinuturo ko. Pwede naman hindi lumaki yung bukol eh. Pwede hindi lumaki. May isang pasyente, 65 years old siya. Sinabihan siya may cancer. Parang may cancer sa tiyan eh. Sabi ng doktor, 6 months to live to. True story to. Ginawa niya, nagpa-araw siya, sa umaga, naligo siya, bumalik siya sa nature, nag-exercise siya, inayos siya yung diet niya. 65 years old, umabot siya ng 89 years old. 89 years old, siya namatay. At nagpa-autopsy, pina-autopsy siya. Sinabi ng mga anak, uy, gusto kong malaman ano nangyari sa cancer niya. Di ba? Nabuhay na 24 years eh. Alam niyo, pagbukas nung bituka, nandun pa rin yung cancer. Pero yung cancer, natulog. Nandito yung cancer, nabaluta ng fiber, hindi na lumaki. Hindi lumaki. May cancer na hindi lumalaki, mabait na cancer, bakit? Siguro positive ka eh, marami kang iniisip, marami ka pang gagawin sa buhay. Meron dyan, lalo na ibang breast cancer, kakanega, kakatakot, kakatago sa doktor, ayaw magpa-check up, bilis lumaki ng cancer within 6 months, di ba? So, kailangan yung nilalagay din sa isip natin. So, number 5 ko, control stress. 6, get enough sleep. And number 7, babantayan din natin. Hindi rin pwede nakapikit mata na walang blood test. Yan ang gusto ko eh, libreng lab test sa mula sa PhilHealth eh. Kasi
Kung meron tayong libreng lab test, at least makikita natin ano problema nyo. Ang babantayan ko ba sa'yo ay cholesterol mo, laging tumataas? Sugar ba ang deadly sa'yo? Blood pressure mo ba yung deadly? Kidney mo ba may tama na? So pipiliin natin ano doon yung may ano ka, may medyo tagilid ka, kung saan ka mahina, yun tayo magpo-focus. Let's say ang problema nyo, laging high blood, stroke. So doon tayo magpo-focus, bawas alat. Kung ang problema nyo, sugar, mataas, di ba? So babantayan na yung paa, namamanhid ba, baka maputol, So depende kung anong problema, yun ang babantayan. May clue na kayo eh. Ang clue nyo, ano sakit ng tatay mo, nanay mo, lolo, lola. Kung ano yung lahi sa pamilya, yun ang babantayan. Kay Doc Lisa, lagi ko binabantayan yung breast cancer. Kasi may lahi sila, malakas yung lahi nila ng breast cancer. So talagang pilit ko vegetarian. May lahi ng breast cancer, hindi ko rin pinapa-pills, birth control pills. Si Doc Lisa, hindi yan ng birth control pills. Kasi may konting higher risk of breast cancer yung sa birth control pills. Dapat alam niyo yan. Pwede mag-pills yung ibang tao, pero kung meron kayong lahi ng breast cancer, may high blood, mataas ang blood pressure, hindi rin babagay yung birth control pills. So, hindi siya para sa lahat. So, yun yung mga small tips. So, number 7, monitor, lab test. And number 8, syempre lahat ng bisyo, ha? Kung naninigarilyo, wala na usapan. Talo talaga tayo doon. Useless lahat tong tips ko, 1 to 7, kung naninigarilyo ka. Diba? Anong gagawin, Doc? Naninigarilyo, mister ko. Matigas ang ulo. Alam niyo anong gawin? Pwede niyo pukpukin. Pwede niyo layasan. Pwede mo sabihin doon ka sa kabilang kwarto matulog. Or, pwede mo bigyan ng kamote. Anong kamote? Kamote, sweet potato. Inuwento ko yan eh. Kamote, sweet potato, ma-orange ang kulay niya. Yung kamote, ayon sa pag-aaral, nakabawas ng tsansa ng lung cancer. Cancer sa baga, nababawasan yung bad effects ng sigarilyo. Pero, may bad effect pa rin. Ay, mas maganda kumain ng kamote, huwag ka na rin manigarilyo. Diba? So, smoking, o yung mga mahilig uminom ng alak, o like kasama si Doc dati, nung bata pa ako, uminom din tayo. 2 beers, 3, 'di ba? Sarap, 'di ba? 3 beer, San Miguel. Masarap yung light. Minsan, mainit ulo mo, magre-red horse ka. Sakit sa ulo, red horse, 'di ba? Hilo-hilo ka pa, magda-drive ka, mamaya mahuli ka pa. So, nung bata ako, umiinom ako, pero wala eh kasi pag wala kang purpose sa buhay, pero sa isip mo, sayang lang buhay ko dito. 'Di ba? Sayang oras ko eh. So, in-stop ko na totally, 'di ba? Alcohol po, para sa akin, kung pwede nyo tigilan, tigil na lang. Sasabihin nyo, kailangan ng dugo ko alcohol eh. Anong kailangan ng dugo? Sorry ha, pilosopo. Anong kailangan? Kailangan ng dugo mo ng ano, pampalusaw ng atay? Anong? Walang ganon. Ang problema kasi sa alcohol drinking, alam nyo naman, di ba? Nakakasira sa utak, nakaka-demensya, nakaka-liver cirrhosis, di ba? Nakaka-ulcer, na puputla sa alak. Sasabihin nyo, Doc, ang konti lang ako uminom. 1 beer, 2 beers a day lang. Oo, konti lang. Ang problema din sa alcohol, sa beer, ang taas sa calories. Diba? Diba po, beer belly? Alam nyo na beer belly? Beer belly, alak, tiyan. Ibig sabihin, yung malaki, malalaki ang tiyan. Diba? Pag may makita kang malaki ang tiyan, alak yun eh, nasobrahan ng beer. Taas ng calories ng beer, mga halos ang platong kanin na rin, 'di ba? Sayang, may pulutan ka pa. Tsaka ang isang problema ko sa alcohol, nakita niyo naman 'di ba, pag may alak, patayan na, saksakan na, tinginan na, 'di ba? Kakanta na ng My Way, so away na naman. At isang risk. Alam niyo ano ang risk factor ng heavy alcoholic ng lasinggero? Ang risk factor para maging lasinggero ay yung occasional drinker. Ibig sabihin, mag-uumpisa ka sa patikim-tikim, 1 to 2 beers, di ba, pamparelax, tapos magkakaproblema ka sa pamilya. Mag-aaway kayo ng misis mo, dun mo na dadaanin. Babanatan mo na ng hard drinks. Bakit? Sanay ka na sa konti. Pero kung hindi ka talaga umiinom ng alak,
O, di ba? Nagka-problema kayo, hindi yun ang pupuntahan mo. Eh. So, yun ang risk factor ng nababangga sa sasakyan, di ba? Drunk driving. So, iwas mo lang. Smoking, alcohol, at yung mga bisyo. At ito na lang gagawin natin. Ha? So, ito po, 8 tips. Pwede malunasan ang maraming sakit. Diyan tayo mag-focus. Kasi kung puro... Tapos, yung mga iniinom yung gamot, para sa akin ha, pag susundin nyo itong 8 tips, kung ano man dosis ng gamot nyo, hindi ko sinabi tanggalin agad, pero sa tingin ko, in 2 weeks, 3 weeks, pwede nyo na hatiin. Pwede nyo na mahahati. Kung ang gamot nyo sa diabetes, ang dosage, let's say, metformin, 3 times a day, baka maging 2 times a day na lang. Kung glyclaside nyo, 2 times a day, baka once a day na lang. Kung ang amlodipine nyo sa high blood, 10 milligrams, o baka 5 milligram na lang yan. Maibababa natin na maibababa. Mas mababa dosis ng gamot, less side effect. Less side effect, mas maraming beneficyo sa inyo, at mas maganda. Pero hindi ko sinasabi na totally titigil nyo. Minsan kasi, siyempre pag tumatanda tayo, nasisira yung katawan, may tulong din yung konting gamot, konting suporta. Kasi siyempre matanda ka na, mainit ang ulo mo, baka biglang ma-high blood eh, di ba? So maganda may konti kang iniinom na gamot para hindi masyado mag-spike yung blood pressure, hindi tayo ma-stroke at humaba ang buhay. Okay? Sana po nakatulong to at meron tayong pag-asa. Research ko to eh. May ilang mga doktor na sa Britain, sa British, tinuturo nila tong bagong pag-iisip na ayusin nyo yung pamumuhay nyo, diet, pwede malunasan itong mga sakit. God bless po. Pag may alak, may balak. Tama nga, may alak, may balak. Sayang lang oras natin. Ang dami natin gagawin. Di ba? Ba't pa tayo inom ng alak? Enjoy. Ito, enjoy, di ba? Video, enjoy. Exercise po, masarap. Naka-addict siya. Naka-addict. And talaga nakatanggal na stress. Last na lang, kalaban natin sa Pilipinas. Siyempre, Pilipinas, yung pagkain natin, yan ang problema. Kaya hugas, linis. Diba? Para tanggal yung mga masasamang mga may chemical man. Isa din problema natin sa Pilipinas, yung pollution. Yan talaga. Kaya kung meron kayong mga puno, magtanim na kayo ng puno, paligiran nyo yung bahay nyo. Kung maalikabok talaga, mas maganda may screen. Kahit papano may screen o konti lang yung bukas, yung hangin na lang sa ibang lugar. Para yung alikabok, dadaan mo na siya sa screen o sa puno. Pagpunta dun sa kwarto mo, mas konti na lang yung alikabok. Pagpasok sa hininga mo, mas konti na lang. Kasi kung talagang open na open yung bahay mo, sa tabi ka ng malalaking kalye, eh, talagang masisira baga natin. Eh. Kaka-emphysema tayo. Eh. So, yun po, iiwasan natin. God bless po. Salamat po sa pag-like, pag-share, pag-subscribe. Para po to sa inyo. God bless. Si Doc Lisa, very busy. Meron kaming medical mission doon eh. Siya nandun, galing. So, palitan po kami. God bless po.